Alas 12 na po ng tanghali at 1 balita Pilipinas na. Coach Sinky, paano ba natin gagawing kalakasan ang mga kahinaan pagdating sa pag-handle ng negosyo? Hi there, this is Chinky Tan, yung pambansang wealth coach. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin kung paano natin gagawin yan. Una, kailangan po natin maunawaan kung ano po ang ating kahinaan. Siyempre, tanungin mo, saan ka ba nahihirapan? Anong hindi mo alam? Tapos, ano pa yung mga bagay na hindi mo pa talaga nasusubukan? Yan po, aminin po natin. Bakit? Pag hindi po natin inamin ang ating kahinaan, hindi tayo uunlad. Pangalawa, pag alam nyo na kahinaan, maaari magsimulan natin proseso na para tayo ay matuto. Kung mahina ka sa financial management, ay pag-aralan mo, di ba? Kung mahina ka sa pagnenegosyo, pag-aralan mo. At kung wala ka namang oras na mag-aral, ang pangalawang pwede mo gawin is mag-delegate. When you say mag-delegate, maghanap ka ng mga tao, mag-hire ka ng tao na magagaling pa sa'yo at marurunong pa sa'yo. So in other words, hindi mo na kailangan din pagdaanan at pag-aralan. Pangatlo, mag-practice po. Kapag nahirapan po kayo, ay kailangan siyempre mag-practice po kailangan, di ba? Araw-arawin po natin. Bakit? Pag nag-practice po kayo, ay gagaling rin po kayo. At siyempre, huwag din kalimutan na magbasa, mag-aral, mag-take ng online courses, or if not, ito po. Walang shortcuts to success, but you can cut short your learning curve pag ikaw ay naghanap ng mga experts, mga mentors na pwedeng magturo po sa inyo. At isa pang tip po sa inyo, syempre, paligiran nyo ang sarili nyo, yung mga taong mas magagaling po sa inyo. Mag-hire kayo ng mga taong na mas magagaling pa sa iyo. Pag yan ang ginawa mo, eh, check naman, syempre, mas mapapadali ang iyong pag-unlad at patuto sa iyong kahinaan. Alam nyo ba, ito na lang po ang huling kwento ko po sa inyo. Ang isa sa pinakamalaki at pinakasuccessful sa e-commerce industry po ay walang iba kundi si Alibaba. Okay, si Alibaba ang may-ari po niyan ay si Jack Ma. Alam nyo ba, maraming beses yan nabigo bago siya nagtagumpay. Marami rin hindi tumanggap siya kanya nung siya ay nag-apply. Marami rin siyang mga negosyo na inumpisaan na hindi naging successful. Pero sa bawat pagkakamali, kabiguan, rejection, siya po ay natututo at lalo pang tumitibay. Kaya mga kaiponaryo at mga kabudgetarian dyan, kung kayo ay napanghihinaan na ng loob sa pamagitan ng pag-aaral, pagpa-practice, pagpupursige, darating pa noon, ikaw ay uunlad din. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Bueno mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes, semifinals match ni Pinay boxer Nesty Petesho, nabalot ng kontrobersya matapos itanghal na panalo ang kalabang Polish kahit yamado ang ating pambato sa puntos. Petesho mag-uuwi pa rin ng bronze medal mula sa Olympics. Sobrang labo talaga. Pero yun yung nakikita nila eh. So, eh, pa rin tayo! Hey! Matapos banata ni Vice President Sara Duterte ang mga incompetent umanong mga namumuno ngayon sa bansa, Pangulong Bongbong Marcos, ibinida ang mga ginagawa ng pamahalaan laban sa krimen at korupsyon. Police operations are now conducted as humane, as truthful, and as bloodless as possible. Erring and corrupt police personnel will face the appropriate sanctions. Ilang mambabata sa isinusulong na ibalik online ang online sabong. Pag-uusapan natin. BPO companies na hinihikayat sanang mamuhunan sa Cebu, nagdadalawang isip dahil sa problema ng kuryente sa probinsya. Paano kaya ito inaaksyonan? At Cedric Juan, nagbabalik Cinemalaya Film Festival sa pelikulang Gulay Lang Manong. Makakasama natin siya live dito mismo sa studio. Balitang mainit, init pa! Yan ang latest sa showbiz si Kahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosin. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang singer-songwriter sa Pangasinan. Gusto lang sana ng biktima na makipag-ayo sa kaalitan niya. Pero putok ng baril ang iginanti sa kanya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan.
Tatlong tama ng bala sa katawan ang ikinamatay ng isang singer-songwriter sa Binmalay, Pangasinan. Mabuting ama, asawa, kapatid at anak. Ganito inilarawan ang 33 anyos na si Tony Joe Cuquilla ng kanyang asawa na si Aika. Mag-aalas 7 ng gabi nito Martes, papunta sa ng Dagupan City ang biktima, kasamang asawa, anak at isang kaibigan nang mapagdesisyonan niyang kitain at kausapin saglit ang matagal na umanong kaalitan na si Billy Esguera, ang biktima. Gusto na sanang tuldukan ang hiduwaan sa kanilang pagitan. Sa barangay Baybay Lopez sa Benmalay, Pangasinan sila nagkasundong magkita. Pero nang makapag-usap na at makabalik si Tony sa sasakyan, sinundan pala siya ni Billy at isa pang kasama na hindi pa alam ang pagkakakilanlan. Binuksan nilang pinto ng kotse, saka pinagbabaril si Tony. So para yun po yung nakalap na mga investigator natin na nagsisiyasan doon sa pangyayari na mayroon natin ang hidwaan na kanilang pinag-usapan doon sa pinangyarihan ng insidente. Itinakbo naman nila agad sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Ang mga suspect, mabilis na umeska po matapos ang pamamaril. Itong suspect natin ay isang land surveyor. However, hindi pa po natin alam kung ano yung pagkakilanlan ng kasama niya kasi na nakatakas din yung suspect natin. Patuloy ang backtracking ngayon ng Binmalay Police para matukoy ang posibleng kinaroroonan ng mga suspect. Sa may alam sila na kinaroroonan na nitong suspect ay pagbigay alam sa mga pinakamalapit na police station o authority para mahuli po. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Pinilahan ng 29 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa Centers ng National Irrigation Administration. Para sa detalye, live nating makakausap mula sa NIA headquarters sa Quezon City si JC Cosico. JC, ano bang klaseng bigas yung ibinibentang ng 29 pesos ng Kadiwa sa NIA at kumusta naman din yung bentahan ngayon? Cheryl, sa ngayon nga ay pasulpot-sulpot na lamang yung mga customer dito nga yan sa National Irrigation Administration para nga yan doon sa Murang Bigas at 29 program. Sabi ng NIA, itong mga bigas na ito ay newly milled at mga bagong ani dahil nga ito doon sa contract farming ng NIA kung saan nakipagkasundo nga sila sa iba't ibang mga irrigators association para nga maibenta ng NIA sa 29 pesos itong kandilang ibinibet ng bigas rito. Nagkaroon kasi sila ng partnership para nga magkaroon nga ng subsidy itong mga irrigators mula nga doon sa mismong pagplant hanggang sa pag-ani nga nitong mga bigas na ito. Cheryl. Anong klaseng subsidiya ang ibinibigay ng pamahalaan? Cheryl, yung binabanggit sa atin ni Administrator Gillian, nagbigay nga sila ng around 50,000 pesos na cash subsidy para nga dito sa mga irrigators na ito na gagamitin nga nila para nga doon sa pagplant. They will also assist doon nga sa pagmill. Kaya in return ay pwede nga nilang ibenta itong mga bigas na ito sa mas murang halaga kasi yung existing base nga doon sa bantay presyo ng DA at least dito sa Metro Manila, umaabot ng hanggang 65 pesos yung special rice na imported dito nga sa Metro Manila habang yun namang sa local commercial rice ay hanggang 62 pesos. Cheryl. Yung binabanggit mo, JC, yung binabanggit mo na 62 to 65 pesos is the same quality nitong 29 pesos? Cheryl, I have to get back to you on that. Pero ito yung existing na presyo sa merkado. Pero yung binabanggit nga ng DA, at least kasi yung goal nga nitong mga programang ito ay ma-ensure nga yung food security, mas mailapit sa publiko yung mga murang bilihin nga, Cheryl. Pero nakita mo na ba yung quality ng bigas? Maganda naman.
Cheryl, sa ngayon na hindi pa tayo nagkakaroon ng chance na makita mismo yung klase ng bigas kasi nga dito sa Kadiwa site na ito ng NIA ay nakasako na yung mga ibinibenta ng bigas rito. Yung bigas na yan, 10 kilos pwedeng bilhin pero as we speak, yung priority na mabentahan nga ay yung mga miyembro ng vulnerable sector. Cheryl. Suggest mo, dapat yan para makita sa tabi ng mga sako. May patikim, di ba? Para makita rin yung difference. Anyway, dyan nga, sabi mo, ay 10 kilos ang bentahan. Sa ibang Kadiwa stores, 5 kilo lang yung pwedeng mabili. Cheryl, kasi meron din kasi 29 pesos na ibinebenta naman yung Department of Agriculture. Ito yung P29 program. Yung limit niyan, 5 kilos. Again, that is different dito nga sa ibinebentang bigas ng National Irrigation Administration. Itong murang bigas at 29 ng NIA, ito ay soft launching pa lamang. So they will also get in touch with DA para nga mapalawak pa itong availability ng bigas na ito sa other Kadiwa sites. Cheryl. Alright, maraming salamat, JC Cosico. Inaaksyonan na raw ng provincial government ng Cebu ang agam-agam ng BPO companies doon sa mayat-mayang brownout sa kanilang lugar. Yan at iba pa sa balitang dako atid sa atin ni Cebu One News, ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingot to, Cheryl. Tama ka. Pero may isang kwento pa tayo iba, Cheryl, kasi nandito sa Cebu ngayon ang nasa 200 alkalde mula sa Mindanao para sa 3 araw na conference ng LMP Mindanao Island Cluster. Ayon kay La Paz Abra Mayor at LMP National President Joseph Blando, napili nila ang Cebu bilang venue dahil gusto raw nilang matuto ng mga best practices dito, lalo na sa turismo. Kagabi, may dinner reception sa loob ng Kapitolyo na inihanda ni Cebu Governor Gwen Garcia. Nang magtalumpati ang LMP Vice President for Mindanao na si Jose Abad Santos Mayor Davao Jason John Joyce, biglang isinulong ang pagtakbo ni Garcia bilang senador sa 2025. Narito ang pahayag ni Jose Abad Santos Davao Occidental Mayor Jason John Joyce. Pero Gov, kung mabago ang imong pahuna-una, naa ang tanang Mindanao Mayors, kumabot ang panahon na mudagan yun ka o senador. Mabilis namang itinanggi ni Garcia ang hamon at sinabing re-election bilang gobernador ang kanyang plano sa 2025. Dati na rin umugong ang pag-spekulasyon sa pagtakbo bilang senador ni Garcia dahil sa pagbuo ng One Visayas Bloc. Pero sinabi mismo ni Garcia sa atin na hindi siya tatakbong senador at marami pa siyang plano sa Cebu Province. Sa mga plano niyan, Cheryl, ay ang pagtatayo ng solar farms dito sa Cebu, particular na sa Daan Bantayan, Dumanhog at Toledo City. Ayon kay Governor, naaprubahan na ng Department of Energy ang Spanish-based Acciona Energia na magtatayo ng unang 150-megawatt solar power plant sa Daan Bantayan, pati na ang pangalawang planta na gagawin sa Toledo City. Ito ay may 150-megawatt din na solar power plant. Kasalukuyan pang pinoproseso ang dokumento sa pangatlong solar power plant sa Dumanhog. Ayon kay Garcia, sa tulong ng solar power plants, kayang maibaba ang presyo ng kuryente sa 4.50 hanggang 5 pesos lang per kilowatt. Maliban sa solar power plants, palakasin din daw ang coal-fired power plants ng Toledo. Dahil dito, kahit mahiwalay pa ang Cebu grid sa Visayas grid, ay mananatiling sapat ang kanilang kuryente. Makakatulong pa siya sa ibang probinsya kung meron silang sobrang supply. Kini ang mga balitang dagko, karong adlaw, gikan sa Cebu, balik sa iyo, Sheriff. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Iminungkahi ni House Deputy Speaker David Suarez sa Philippine Charity Sweepstakes Office na pag-aralan na ang pagbabalik ng isabong. Ito ay para mapunan daw ang mawawalang kita sa gobyerno dahil sa total ban ng pogo sa bansa. Naungkat ito sa deliberations ng proposed 2025 budget ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Hinamon dito ni Congressman Suarez ang PCSO na humanap ng innovative na paraan para mabawi ang nasa 7 bilyong pisong pondo na pwedeng mawala sa gobyerno dahil nga sa pagbabawal sa pogo. Inilirawan pa ni Suarez ang isabong na billion dollar industry. Nasa 25,000 Pinoy workers din daw kasi ang mawawalan ng trabaho sa pogo ban.
At kaugnay po niyan, magkakausap natin si PCSO Board of Directors Chairman Felix Reyes. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Salamat po sa oras. Hello din, Ms. Cheryl. Apo. Chairman, tulad po ng POGO, ipinagbawal ang isabong noon dahil nga po sa krimen na naiuugnay dito, marami pong buhay ng pamilyang Pilipino ang nasira. Sang-ayon ho ba kayo dito sa suhestyon ng Kamara na pag-aralan nyo raw ho na baka posibleng ibalik ang isabong? What was your reaction noon pong iminungkahi yon sa harap po ninyo? Bilang paglilino po, Ms. Cheryl, ang mungkahi po ng Kamara sa pamamagitan po ni Congressman J.J. Suarez, hindi po ang pagbabalik ng isabong o online sabong. Kung hindi po yung isang uri ng sabong, yung pong tinatawag na remote sabong o remote cockfight, na ang betting po ay sa pamamagitan po noong off-cockpit betting station. Malaki po ang kaibahan po noong isabong o online laban po doon sa remote cockfighting. Mm-hmm. So paano po ulit para doon sa mga hindi nakakaintindi at wala po kaming alam sa isabong, how will that be different? Yun din bang betting ay parang magiging loto lang na fix? Ganun po ba? Yung pong isabong at o yung online sabong, ito po ay may kaakibat din pong online betting. Opo. Na kung saan po ay kailangan ang internet, makakataya po kayo, mapapanood nyo sa pamamagitan po ng inyong cellphone. Ito naman pong remote betting ay wala po itong pinagkaiba doon pong sa off-track betting na kayo po ay mapapanood ninyo sa isang betting station ang ginagawang sabong kung saan man ginagawa ito at makakataya lamang po kayo over the counter. Para po makataya kayo, kinakailangan nyo pong pumunta sa isang betting station. You think that's workable po? Is this something na pwede pong i-consider ng PCSO? Pero kakailangan, I heard you say na kakailanganin ng batas para magawa ito ng PCSO also. Totoo po yan. Bago pa po tayo nagkaroon ng pandemic, nasimula na po yan pong remote cockfighting. At ano nga lang pong pandemic, no naman po naisip po yung online kasi bawal nga po ang mga interaction na pumunta sa mga betting station o sa mga sabungan. Malinaw po na dito naman no ay ang ire-regulate po ay hindi po yung sabong per se sapagkat dito po ay ire-regulate dati po ng GAD na ngayon po ay ang mga local government unit. Ang ire-regulate po dito ay betting. Wala pong malinaw na batas sa kasalukuyan kung sino po talaga ang magre-regulate ng betting kung ito man ay online betting o remote betting. Kaya kinakailangan po ang isang batas. Ang noong pong December 3 of 2022, nagkaroon po na executive order na patuloy na suspension po ng kahit ito ay remote or online sabong. Kaya kinakailangan po na magkaroon po ng batas na kung pahihintulutan po itong either online or ito pong remote. At kung sino po ang muling mamamahala ng pagre-regulate po ng betting sa nabanggit ko pong nga po. Kasi parang betting. Pag sinabi pong sabong, ang iisipin ng tao, chairman, pag-core dapat? Wala pong malinaw. Ang katotohanan po, noong pong pandemic nga po, at na yun nga po, biglang nagsulputan na nga po itong mga online sabong, nagpalabas na lamang po ng isang memorandum ang dati pong Executive Secretary Medial Dia na kung saan po ay inuutusan ang GAB at saka po ang PAGCOR. Pero wala hong malinaw na batas na nagbibigay ng mandato para i-regulate ang online or remote betting kahit po sa PAGCOR o kahit alin pa man pong ahensya. Ang purpose po nito nung mungkahi ay para mapunan ano po yung mawawala dito nga po sa POGO. Kaya ba nitong tapatan po yung mawawalang kita mula po sa POGO nga? Yun nga po ang iniutos sa amin na pag-aralan. At ako naman po ay naniniwala. Kasi
noong nga po, nabanggit ko na bago pa nag-pandemic ay meron na nito. At ako naman po ay sumangguni sa mga taong may kinalaman sa operation nga para po dito sa remote cockfighting. Ako po ay naniniwala na sa loob po na isang taon, sa mga unang taon, ay kaya po yung minimum of 5 billion sa isang taon po. At marahil ay malaki na rin yung tulong para humapunan yung kawalan na naging dulot po ng pagban sa ating pong mga pogo. With this suggestion po, may action na ho ba kayong gagawin or maghihintay pa po kayo ng directives mula po sa, I'm not sure kung mula po sa mambabatas, or sisimulan nyo na po yung pag-aaral and then you will submit po yan sa ating mga, sa Congress po? Susunod po muna kami sa utos po ng Kamara, lalong higit ang House Committee on Appropriation na magsagawa nga po ng feasibility study na on the assumption na sa amin nga po ibibigay ang pamamahala. At yan naman po, kung mamarapati ng ating Kamara, ay di siguro magmumungkahi sila kung anong uri nga po ang muling ibabalik. Ito ba yung online? O ito naman ay yun nga pong remote na akin pong sinasabi. At siguro magre-recommenda rin ho sila kung sino ho ang ahensya ang dapat na mamahala rito. Maraming pong salamat sa inyong oras. PCSO Board of Directors Chairman Felix Reyes. Magandang tanghali po. Kapatid, mapapanood mo po sa isang dekalibreng pelikula si MMFF 2023 Best Actor Cedric Juan. Yan ang Cinemalaya NT na Gulay Lang Manong. At syempre, makakasama po natin siya live na live dito sa studio, Cedric Juan. Hey Cedric! How's it going? Ano na? Kamusta? Naka-adjust ka na ba? Medyo, sabi mo mas relax na ako doon. Oo, actually yung sinabi ko eh. Yeah, kasi nung una ini-interview ko si Cedric, parang ano eh. Parang alam mo yung magsusulat ng libro. Pero ngayon, di ba, talaga tumatawa na. Ano na, magbubudots ka na ba next? Ay, nandito yung management niya. Bawal! But anyway, we're so happy for you because congratulations first sa Luna Awards, di ba? Yes. So, last weekend, that was last weekend, for Gumburza pa rin po, but right now, sobrang, ano, no, talagang timely netong pelikula sa Cinemalaya. Can you tell us more about it? Ang pinaka issue naman dito, ang daming sensitive topics talaga ng Gulay Lang Manong na binabanggit din sa pelikula na to, lalo na yung plight ng mga farmers natin, yung struggles nila, and yung access natin sa ano alternative medicine. Yun yung pinaka pinaglalaban ng pelikula. And at the same time, yung power struggle when it comes to decision making, and at the same time, yung moral compass mo and kung kailan mo pang hawakan yung integrity mo pag push comes to shove na. Mm. Parang ganun. And how was the filming conditions like at in the thick of the summer? Kasi May po ito, no, sa Nueva Ecija. Sa Nueva Vizcaya. Vizcaya. Yun nga, kahit summer siya, yung pinagshootan namin sa Cayapa, Nueva Vizcaya, malamig siya. Kasi mountain area na yun. Okay. Kaya ano, hindi siya sobrang init and kahit mahirap yung signal, parang hindi mo mararamdaman na ang hirap mag-shoot doon kasi ang ganda ng condition ng weather. Mm-hmm. Tapos, yun lang, ang sad lang talaga ng part kasi from time to time, may mga madadaanan talaga kami mga vegetable graveyard. Okay, and vegetable graveyards are? At ito yung mga nasasayang ng mga produce ng mga farmers natin kasi nababarat sila sa mga palengke, kung paano binibili sa kanila na sobrang murang halaga na parang kahit break-even, hindi na sila haabot. Grabe, so palugi pa. Palugi pa talaga. Ibang klase. At yun nga, no, parang pinagkikwentuhan nga natin, nagreklamo tayo gano'ng kamahal per kilo yung mga, di ba, yung mga tomato rito, mm-hmm, yung mga onion, garlic, di ba, cabbage. Doon magkano mo nakita per kilo? Yung nakausap kong isang farmer, sabi nila, binibili sa kanila from their ano land, from ano nila, mga produce nila ng 4 pesos per kilo. 4 ganun, pesos? Ganun siya. Pero nagiging mahal siya na umabot siya sa mga consumers dahil sa sobrang daming middleman between. Yun ang gustong ano, bigyan ng ano, pa liwanag nitong pelikula, yeah, ng Gulay Lang Manong. Yes, and your role here is? Ang role ko dito ay si Ariel Lacson. Isa siyang police na hanggang sa dulo, magkakaroon, from the personal agenda, magkakaroon siya ng change of heart dahil sa mga situation na caught in the middle na siya. Oh, so parang matetest dito ang values mo. Yeah, test talaga siya ng moral compass at ng integrity. Grabe. At saka police, di ba? Parang siya, parang na,
'di ba? Para na-connect 'yun, 'yung malalaman nila dito. And congratulations kasi napaka-successful nung premiere night sa Cinemalaya. But of course for everyone, saan ba namin ito pwede mapanood? Sa mga selected na Ayala Malls dito sa atin. Market, Greenbelt, Trinoma, Ayala Malls Bay, and UP Town. Sana pa to sa Visayas at Mindanao. Yes. Kasi ang kinikater nga ng Cinemalaya, binibigyan nila ng opportunity yung mga regional filmmakers natin. So sana rin mapanood ng mga regional audience natin yung mga ganito pa. Oo, sobrang mahalaga yan. Or mas stream in the long run. But of course, congratulations. Because besides this, you're gonna be embarking on your primetime show. Ayan. So anong pwede i-share so far? Well, nagsisimula na sila, pero ako papasok na ako dito sa bagong serye na gagawin ko sa TV5, ang Himala ni Ninyo. So, exciting kasi alam natin na prequel ito ng Ninyo Ninya. Na alam natin kung gaano naging sobrang ang dami nakapanood during 2022 run ng Ninyo. Oo, tsaka ano, talagang kurot sa puso yung Ninyo Ninya. Yeah. O, diba, na bonggang-bongga. Thank you so much, Cedric. Again, please invite everyone to watch your Cinemalaya entry. Hello, sana po ay panoorin niyo po ang aking pelikula na Ang Gulay Lang Manong ngayong 20th anniversary ng Cinemalaya. Ganun na rin po ang iba pang mga pelikula sa main competition at mga short films under Cinemalaya 2024. Alright. Thank you so much, Cedric, and congratulations also Thank sa you. Vogue feature mo. Oh. Yes! Tinabol yung pag-model, o diba? Thank you so much, Cedric. Thank you, MJ. Alright, back to you, Cheryl. Susunod, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagbabala na sa posibilidad ng kontaminasyon sa mga isdang nahuli sa oil spill area sa Bataan. At pamilya ni Paris Olympics bronze medalist Nesty Petesio, proud pa rin kahit bigo siyang makausad patungong gold medal match. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. May malasakit at kakayahang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Iyan daw dapat ang namumuno sa bansa ayon kay Vice President Sara Duterte. Tila sinagot ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalo sa paggunita ng Police Service Anniversary. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Our crackdown on illegal drugs, smuggling, illegal gambling, private armed groups, human trafficking, and criminality has also strengthened significantly in the ways that are not only effective, but legal and lawful. Indeed, police operations are now conducted as humane, as truthful, and as bloodless as possible. Ito ang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo sa 123rd Police Service Anniversary Celebration sa Camp Crame, Quezon City. Ayon sa Pangulo, dapat mapanatili ang imahe ng PNP na maaasahan at mapagkakatiwalaan ang pamayanan. Kaugnay nito, pinuri rin ng Pangulo ang pagbaba ng kriminalidad sa bansa. The PNP has intensified its patrol operations and increased police deployment, contributing to a notable drop in crime rates, particularly in what was formerly crime-prone areas. Under your leadership, the police has responded to nearly all, or to quote the actual number, 99% of the calls for police assistance. Binanggit din ni PBBM ang pagpapalaka sa cybersecurity efforts ng ahensya. Noong nakaraang taon, binuksan daw ang PNP Cybersecurity Center. Nangako rin ng Pangulo ng patuloy na suporta sa ahensya at sa kanilang pamilya. Pero may babala si PBBM sa mga korup na opisyal. In carrying out this task, the police needs to be disciplined, transparent, and fair. Erring and corrupt police personnel will face the appropriate sanctions. Bago ang talumpati, ininspeksyon din ni PBBM ang mga bagong assets ng PNP, kabilang ang halos 300 light motorcycle, 193 units ng light transport vehicle, 75 patrol jeep single cab, at 155 light machine gun. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pina
Pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang publiko laban sa mga lamang dagat na kontaminado ng langis kasunod ng oil spill sa Bataan. Pwede raw kasi po itong magdulot ng food poisoning kapag nakakain ng contaminated seafood. Kaugnay niyan, magkakausap po natin si BFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. RD, para po sa isang ordinaryong mamimili, paano po ba matutukoy kung kontaminado yung isda na kanilang bibilhin? Ah, opo. Actually po, madali lang po. Usually, of course, makukuha yan yung tinatawag nating sensory evaluation. Kung amoy po siya sa kanasa, eh definitely po na kontaminado siya ng langis. Sa itsura pa lang po makikita na po siya. And of course, consider din yung source niya. So talagang kung yung mga lugar na reported ng mga oil slicks, yan po medyo makikita po, magmamanifest po siya dyan. Sabi niyo nga po, pati sa lasa, syempre baka too late na po yun, ano, yung amoy. Pero yung itsura ng isda, ano yung mga dapat nilang bantayan? Usually po ang langis ay kumakapit po sa hasang dahil yung isda po, dyan siya humihinga. So yung hasang, usually kahit na naman sa pag-analyze natin kung bilasa, itignan natin yung hasang kung mapulay ay maputla, bilasa, yan ano. So, usually, mamanifest naman po yung oil doon. Makikita naman yung mga langis. So, May reported incidents na po ba na mayroong mga sa palengke po na nakikitang contaminated po na ibebenta na galing po dito sa mga lugar na contaminated na yung kanilang dagat? Sa Region 3 po, from the day, second day nang nagkaroon ng nag-start na kami ng sensory evaluation, so far meron po tayong about 33 sampling stations sa tatlong probinsya. Wala naman po tayong na-monitor. Puro po negative. May ang aming ginawang sensory evaluation. Kumusta rin po yung ginagawa ninyong fish sampling sa mga katubigan po sa Region 3? Ang tubig po ay ang EMB o yung BNR EMB po ang nagsasagawa ng water and air sampling na araw-araw po nilang ginagawa din, kagaya din namin na araw-araw din po. Una na pong nagpatupad na ang LGU po ng fishing ban sa bayan ng Limay sa Bataan. Bukod po dito, tukoy na rin ho ba saan pa dapat iwasan po ang pangingisda? So far po sa aking monitoring, yung 4 kilometers radius na in-impose ng municipality of Limay, doon po lamang ang iwasan. Dahil yung iba pong lugar naman, gaya yung mga malalapit na lugar, gaya ng itong Balanga, Orani, Orion, hanggang Samal, ay maayos naman po yung katubigan dyan at maigi po at hindi po sila talaga inabot po ng oil slick. So far po sa kasalukuyan ay malinis naman po ang katubigan nila. Kailan po aasahan, RD, yung paglalabas ninyo ng listahan ng mga lugar na ligtas at hindi ligtas para sa mangingisda? Araw-araw po na business asado, meron po yung reports na sinasabit naman sa ating na central office, identified naman po yung mga lugar na ligtas ang kainin, yung mga isda, lalong-lalo na po dito sa Region 3. Sa Cavite naman po, oil shellfish naman ang binan nila, though meron na silang, may ban sila ngayon ng province-wide ng fishing collection and selling ng shellfish po nila. Sa inyo pong tala, gaano na karaming mangingisda ang apektado ng oil spill sa Region 3 at ano na po ang tulong na naibahagi ng BFAR sa kanila? Sa kabuuan po, yung aming pagtataya ay nasa umabot po tayo ng 27,000 na yung direktang maapektuhan. Of course, meron pang potentially in the event kasi na mag-worsen yung situation, sana po hindi naman, ay
madadagdagan po. Pero sa ngayon po, yung tinatawag nating direkta, yung mga hindi nakakapangisda at yung mga nag-aalaga ng mga ako, mga ibinan po dyan sa bayan, sa lalagyan ng Cavite. So, ito po yung ating mga direkta. Ano po. At as far as yung mga intervention naman po, nakapagbigay na po tayo ng food packs dyan sa Cavite po ng less than 2,000, I guess 1,700. At bukas po, mamimigay po kami sa Limay. Aside from this, meron po tayong UL subsidy na kinakasa din. Mamimigay din po kami ng bukas ng certificates. At bukas din po ay meron po tayong tinatawag na Adiwa Grant. Po mga samahan po ng mga nagtitinda naman ng isda ay bibigyan natin sila ng isda na galing sa malinis na source na siguradong hindi po kontaminado para po dire-direkto lang po yung livelihood nila as far as yung trading is concerned po. Marami pong salamat sa inyong oras, BFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz. Lalabas, huwag pong kalimutan na ang inyong payong. Nagdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ang hanging habagat. Inulan na tayo dito sa Metro Manila pati sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Asahan din po ang mga pag-ulan sa Cordillera, Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Hindi naman nakakaapekto sa panahon ang binabantayan tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din na lalayo na ito sa bansa. Pilit na lumalaban na ang mga magulang ng 6 na taong gulang na pasyente sa Philippine General Hospital na may stage 4 brain cancer. Yan ay kahit pa tinapat na sila ng mga doktor na huli na ang lahat. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi na kayang magamot at wala nang magagawa pa. Yan ang napakasakit na mga salitang sinabi sa mga magulang ng isang batang may stage 4 cancer. Isang linggo nang naka-admit sa Philippine General Hospital si Jamaica, 6 na taong gulang. Ang bata, mayroong stage 4 menduloblastoma, isang uri ng brain cancer na ang tinatamaan ay mga bata. Nagkasakit po si Jamaica nung pag-umpisa po yan nung January. Tapos, discover po nung March. Ang kalagayan po niya ngayon ay nanghihina. Sobrang namamayad siya ngayon. Nakapagsalita pa naman siya, pero hindi na po ganun kabilis magsalita. Pero sabi naman niya na lalaban siya. Yun po ang sabi niya ng bata. Kaya po, luha po nakakaawa bilang magulang. Ang nanay ng bata ang nagkabantay, habang ang ama niya naman natutulog sa labas ng ospital dahil isa lang ang pinapayagang kasama ng pasyente. Hindi naman daw makauwi ang ama ni Jamaica dahil siya ang runner kapag may mga kailangang ipabiling mga gamot at siya rin daw ang humaharap sa mga doktor. Basta po mahirap gawa ng parot-parito bukod sa mga yung mga binibili kami sa labas na hindi namin halos mabili. Base sa pinag-usapan namin ng doktor dito kagabi, hindi na daw po nila kayang upirahin gawa ng video, talagang may kalakihan na daw po yung bukol sa kanyang ulo. Kaya po siya naging cancer na po siya for stage 4. Pero sa totoo lang, pinapauwi na raw sila ng mga doktor dahil huli na daw ang lahat para magamot si Jamaica. Pero maasa silang may himala at gagaling pa ang kanilang anak. Kaya humihingi po sila ng tulong para madala sa ibang ospital at makahingi ng second opinion ng bata. Ako po'y nananawagan sa mga ahensya na pwede pong makatulong sa amin para sa kalagayan po ng aking anak na si Jamaica. Hindi na po kaya dito gamutin sa PGS. Yun po ang findings ng mga doktor dito na tumitingin sa kanya. Ako po sa Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Round 2!
Nag-into na po tayo ng showbiz. Todo po ang bonding. Kaya parang maglolo na po talaga sa totoong buhay ang mga bida sa pelikulang Lolo and the Kid na sina Joel Torre at Ewen Aleta. Narito pong report. Partners forever. Partners forever, lo. Naging real-to-real na talagang samahang maglolo na na-veteran actor Joel Torre at ang MMFF Best Child Performer na si Ewen Mikael. Dahil yan sa kanilang bagong pelikula na Lolo and the Kid. Mula kasi sa pagtulog sa aspalto hanggang sa mga on-screen modos, todo ang bonding ng dalawa. Sa ating 2-on-1 interview sa stars ng pelikula, kinuwento nila ang fun moments sa set. May magic kami, oh. Sabi ni Ewen. Spark. Oh. Mabalas yung tao, syempre. Pero, wala akong matutuwa. Kumain ng inasal. Mahigit 5 dekada na sa industriya si Joel Torre na 7 years old pa lang nang magsimula sa teatro. At nakita raw niya kay Ewen ang parehas sa pagmamahal sa industriya. I see myself in him too, nung bata ako. If you have it, you have it. And si Ewen, he has it. Masasabi mo na hanggang magkaedad siya at my age, he'll still be here. Proud si Joel na bukod sa mga rom-com at family drama, nabigyan ng pagkakataon ng mga kakaiba yet slice of life stories gaya ng Lolo and the Kid na maipalabas sa global mega platform gaya ng Netflix. May magic yung pelikula na napaka-simple lang pero may dating. Oo. While we were doing it, alam namin na we were doing something special. Pero ang tanong sa Lolo and the Kid, if you love someone, will you set them free? Mahal na mahal kita, Austin. Mahal na mahal din kita, lo. Napapanood na ang Lolo and the Kid sa Netflix. Ito naman po. Nagsama-sama po yung dalawa sa pinakasikat na stage actresses ng bansa. Yan ay sina Lea Salonga at Dolly De Leon. As in, umarap po sila no, sa ilang film students para sa isang masterclass session sa Makati kagabi. Tinalakay nila rito yung mga basics ng pelikula at yung mga pinagdaanan nga nila. Aabangan naman sina Miss Lea Salonga at Miss Dolly De Leon sa kanilang pagganap sa isang stage play. Yan ang request sa radio na ipapalabas na po sa Oktubre sa Makati rin po and as alternating po silang dalawa rito. Ayan. Ito naman po para sa mga Swiftie, guys, kansilado yung 3 concerts si Taylor Swift sa Vienna, Austria. Ayon sa Barracuda Music na organizer po ng show, ano, kinumpirma kasi ng Austrian government officials na meron pong planadong terrorist attack sa Ernst Happel Stadium. Kaya wala raw silang choice kundi kansilahin ang 3 show para sa kaligtasan po ng lahat. Miyerkules lang nang kumpirmahin ng Austrian police na may inaresto silang dalawang hinihinalang nagpaplano ng pag-atake sa mga concert. Nagsorry naman si BTS Suga matapos mahuli nagda-drive ng lasing. Sa report po ng Korean website na Sumpi, natumba si Suga habang ipinapark ang kanyang sinasakyang electric scooter. Isang pulis ang nakakita sa kanya at na-discovering amoy alak po si Suga, saka po siya dinala sa presinto. Wala naman daw na nasaktan o nasira dahil sa nangyari pero kinansela ang lisensya ni Suga at pinatawan din siya ng multa. Promise naman ni Suga, mas magiging maingat para hindi na maulit ang insidente. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.